What up guys, Char from ghesai TV, back another episode of reaction time. And again guys, bago po tayo mag-start, disclaimer muna tayo, no? This is just a reaction video. Wala tayong nilalait na tao or gumagamit ng ad hominem na statement sa mga topics natin dito. Pawang simple opinion lang ng isang Pinoy netizen. So ayun nga po guys, no, kung mapapansin nyo ay lalong-lalo na po, no, sa mga Facebook posts, TikTok, Instagram, ay may mga kaibigan na kayo nag-aaway-away dahil sa usapin na politika. Bagamat masasabi natin kasama ito talaga sa pamumuhay natin, lalo-lalo na na-hype to pagdating ng eleksyon, ay nag-aabutan na tayo kung saan nag-a-unfriend, nag-a-unfollow, at ang masakit pa nga dyan ay talagang hahamunin ka pa talaga ng suntukan, ng away o anong klaseng guluman yan, at mahahalukay na ang mga baho ng pamilya niya dahil lamang sa isang politikong hindi naman kayo kilala. So yung masakit dyan, no? At dahil nga pag-uusapan natin to, meron tayong kaibigan na na-share sa atin ang kanyang masasabi nating naging diskusyon o dilema patungkol dito sa social media issue na to. At syempre tatakpan na lang natin ang kanyang pangalan. At makikita nyo dito sa post na ito ay, sabi niya dito, "Huwag po kayong mag-post ng fake news please. Siguraduhin tama ang source na pinagkukuhanan. Baka po maban kayo. Oo, ako yung nag-report sa'yo. Pasensya na din dun sa mga na-unfriend ko. Huwag nyo na po akong i-add ulit. Tinago ko na to. Unfollow na lang ginagawa ko sa ka-PM. Pero huwag nyo na din akong hamunin ng suntukan sa PM. Yung mga may problema ba tayo, Brad? Pag di nyo na ako masagot, nagbago na po ako. Alalahanin, madaling mag-screenshot. PSD ko, binayaran yung FB para maipaban kayo sa ka-post. Wala akong pera. Thanks, love you. Nagmamahal at lubos na gumagalang, pangalan, hindi matalino, pero nag-iisip." So, ganyan, no? Mga siguro makakarelate kayo na may mga ganyan kayong ibang kaibigan na nagpo-post ng mga ganito, may mag-share ng news, eh alam mo naman na fake news. At syempre, ibang talaga mapipilit ang mag-correct dahil alam naman nila yung tamang info. Mas doon na, mag-i-start na yung away. So, diskusyon na. So, ganyan, no? At, ano ba? Ano ba ang masasabi natin patungkol dito, no, bago tayo lumalim pa, no? Una natin, ako personally, kung akong nasa sitwasyon sa mga ganito, at technically speaking ay talagang marami akong naikot ng ganito sa Facebook ko dahil ang mga friends ko ay may kalahating mga pinkish, meron namang kalahating BBM, may kalahati ring DDS, so meron ding konting Isko. Walang ping lakson, ewan kung nangyari, tsaka mari pa kayo, mukhang wala sila sa mga friends ko. Pero anyway, no, ang sagot ng, o ang suggestion natin dyan ay, una sa lahat guys, kung mag-i-engage kayo sa mga ganyang diskusyonan, ay huwag po tayong mamemersonal. So, ang tawag nga nila sa English dyan is ad hominem. Yung tipong, dahil wala ka na may sagot, pe-personalin mo lang siya. Ah, basta, tandak ka naman. Mga ganun. May ganun atake. Oh, bangaw ka naman. Di ba yung mga ganyan? So, huwag tayong aabot sa ganitong diskusyonan. Pangalawa din, no, ay do not threaten anyone. Ano sa Tagalog nun, no? Huwag po kayong gagawa o magbabanta sa isang tao. Sabi nga nila dyan, no, grave threat. Yan. Dahil pwede po kayong makasuhan yan. Sabi nga nung nasa post, di ba? Isang simpleng screenshot lang yan. I-submit sa NBI. Baka sa susunod na araw, may sabuy na ka na para magpaliwanag doon sa NBI, no? Di ba? So, kahit hindi mo na idiretso sa barangay, pwede mo idiretso yan sa NBI yung mga ganyan threat. So, mag-ingat po kayo. Meron tayong tinatawag na cyber libel. Next! So, ang next question naman natin dyan is, dapat ba siguro natin i-unfriend yan o i-unfollow ang mga tao or mga friends mo sa social media na medyo hindi mo kapareho ng political views? So, para sa akin lang naman, no, at ewan ko sa inyo kung trip nyo yung aking sasabihin, pero para sa akin ay no need. No need na i-unfriend sila. Bagamat sabihin natin toxic talaga. Para sa akin is, hayaan natin silang mag-post. Pakinggan din natin yung side nila. Pag may nakita tayong mga mali o sabihin natin obvious na fake news, ang ganito ang gawin natin. Mag-repost po tayo ng mga tamang info na may mga sources. No need po to confront them. Kasi pag kinoconfront nyo, lalo na tas medyo nagkaangasan pa. So, mas paano maniniwala sa inyo yun? Mag-post na lang po kayo ng mga posts or repost ng mga information kung saan meron talaga mga credible sources doon. At yun nga, di ba? Pag nabasa nyo yun, di ba? Malay nyo naman, maliwanagan siya. Now, isa pang sa mga advice natin is, huwag po tayo maging hostile o mainitin ang ulo sa kanila, no? Dagdagan po natin yung pasensya. Dahil nga, katulad ng sinabi natin kanina, doon sa mga sinashare nating info, sometimes,
baka dahil nabasa nila yun, magbago rin ang isip nila at maliwanagan sila at di naman kinumpronta. Kung naman mali nyo, mag-comment din sa inyo, no? Na Brad, ganito info sa akin, bla bla bla. Pwede mo naman isagutin doon sa comment section na, Brad, basahin mo na lang yung link dito at ito yung ano, ganito yung ano, information na makikita mo. Maging malumanay tayo sa pagkipag-usap kasi pag masyadong mainit o maanghang agad ang comment mo, kaka-keyboard warrior mo, hindi po kayo magkakaroon ng kapayapaan bagkos gulo ang mangyayari. So, ang pinaka-ultimate question natin dyan, no, guys, sino ba yung tuwang-tuwa sa mga nangyayaring diskusyon na ito? Yung mga politiko ba? Facebook ba? Kung sino-sino mga conspiracy theorists na ba? Siguro, no, itatakal lang natin ng konti yung medyo sabihin natin spiritual sense or beyond physical. Ang masasabi natin o ang sagot natin dito sa katanungan na to, ang nag-e-enjoy po dyan yung, kung Kristiyano kayo, no, ay yung Diablo o Satanas. Imagine niyo guys, no, parehong Katoliko, isa pro-Leni, isa naman pro-Marcos, nag-aaway, pero kapwa Katoliko yon. O kaya naman, kung di Katoliko, born again. O kaya, kung di man born again, Kristiyano sila, kung ano mang grupo sila ng Christian groups. Imagine niyo sila-sila, nag-aaway, at nagbumurahan sa social media dahil lang sa isang politiko o dahil lang sa diskusyonan sa politika. So just imagine, laliman natin ang pag-iisip natin na, wait, bakit nga ba tayo nag-aaway-aaway? Diba ang tinuturo sa Christianity nga is, diba, love your enemy? Ayun nga, kaibigan mo pa dati, inaway, in-unfriend mo na agad dahil lang sa maling or magkaiba kayo ng pananaw sa social media, no? At eto, no, message ko dito sa ating video natin ngayon is yung hatred po ay ginagawa dyan, ay pinapakalat ng mga kalaban o yung mga Diablo na yan. Instead na ang kapayapaan po ang ikinakalat. So, mapapansin nyo naman yung kung bakit parang init, di ba? Lalong madalas lalo sa mga ganitong pagkakataon. At ipi-play din natin dito, guys, no, tungkol na rin, tungkol, pinag-uusapan na rin natin yung tungkol sa putuhan, no? Ay pag-uusapan natin dito yung, ay ipi-play natin rather, yung kay Mr. Kuya Daniel Rason, yung kanyang insights patungkol dito sa awayan sa politika at lalo sa social media. Let's watch. Ay salip na mag-away-away, ay magtulong-tulong po tayo. Nako, ako'y nananawagan po sa inyong lahat. Sana sa lahat ng ating mga kapwa-tao, mga kababayan natin, mga Pilipino, malapit na naman ho ang eleksyon. Sana naman po ay huwag itong magbunga sa atin ng masyadong lalo ng paglala ng divisiveness at pag-aaway-aaway. Mas mabuti siguro takbo kayo, mangumbinsi kayo ng boboto sa inyo, pero mas maganda yung hindi na tayo ba nag-aaway-awayan pa, nagsisira-siraan pa, ano, mas mainam na ho yung i-offer natin kung ano yung magagawa nating mabuti sa ating mga kapwa nang hindi ho tayo nag-i-insinuate ng iba't ibang mga bagay na lalo lamang magpapalala sa sitwasyon at kalagayan po ng ating bansa. No? Dahil napakahalaga po ngayon na tayo magtulong-tulong. Napakahalaga po ngayon na tayo ay magkaisa, yung mga talagang kinakapos, yung mga ang dami pong nagkakasakit, ay matulungan natin sa maliit na paraan. Hindi man ho sa mga material na bagay, sama-sama po tayong dumalangin at humingi ng awa sa Panginoon. Yung pagkilala sa Diyos ay mas higit pong kailangan, lalo na sa panahong ganito na alam natin na ang Diyos ang mas makakatulong sa atin higit sa kanino paman. Okay, no, so yun guys, napanood yun naman, no, sinasabi nga ni Kuya Daniel, dapat yung kapayapaan. Umiwas sa tayo, lalo pag nakikita natin yung mga, ano, yung mga politiko na yan, nag-i-instigate na ng, ano, ng diskusyon o ng away o panig ng kusino-sino, ay mag-ingat na po tayo sa mga ganyan. At tala, pag-uusapan na rin natin ang botohan at syempre hindi natin maiwasan, talaga mapag-uusapan eh. Paano ba tayo dapat mag-react sa mga ganitong bagay at saan ba dapat talaga tayo mag-focus kung pag-uusapan ay ang eleksyon. So let's watch Attorney Libayan ng batas natin. Ang gusto ko lang sabihin dito, martial law during this election is a non-factor. For me, ha? Ewan ko sa inyo. Mm-hmm. Pero for me, martial law is a non-factor. Tapos na yan. No? Patay na yung gumawa niyan. Exactly. Yung usaping martial law, no? Hindi naman natin sa sinasabi kung wag na nating balikan. No? Pero hindi siya yung focus natin ngayon bilang isang botante at isa sa mga boboto sa darating na eleksyon. Kasi nga, meron tayong mas
kailangan na labanan eh. Hindi yung tungkol lang sa martial law eh. Meron tayong tinatawag na pandemya ngayon na panahon natin ito na maraming namamatay. So I think I agree with Atty. Libayan na huwag muna tayong mag-focus sa martial law. Hindi natin sinasabing tatanggalin natin yung mata natin dyan o kakalimutan natin yan. What we're saying or I'm saying is iba ang ipo-focus natin. Doon tayo sa pandemic muna. Kung ano muna magagawa nila doon. Continue. Ito, bakit kailangan huminto ang mundo ngayon sa away Marcos Aquino? No, lagi ko rin sinasabi yan. Bakit kasi puro tao ang pinupunto natin? Nasaan yung Pilipinas dito? At maliban sa Pilipinas, nasan din yung mga nasa Pilipinas? Nasan yung Pilipino? Ano ang magagawa ng mga politiko? Anong gagawin ng mga politiko sa mga Pilipino, di ba? Anong gagawin niya sa Pilipinas para umunlad ng mga Pilipino? Bakit tayo kailangan umikot lagi pag Marcos, automatic labayan, balikan na ng ano yan, ng mga baho, kung sino-sino mga kung ano nung istorya na, di ba? So, nasaan nga ba yung Pilipinas tsaka Pilipino sa usapin ng mga ano na to, no? Mga politikong to. But dito, the chilling statistics of martial law abuse, sabi niya, the real score, informs VP Leni's drive to prevent a Marcos return to the presidency. Ano, alam niyo ang nangyayari dito, no? Galit, personal na galit eh. It's not even for the country anymore. Tapos, Diba? Ano sinabi kanina ni Kuya Daniel, diba? Yung hatred. Meron nagpapakalat ng hatred. Hindi lang sa kampo ni Miss Leni, ano? Sa lahat yan, ng kampo, may nagpapakalat na isa dyan bumubulong-bulong na taning at sinasabing, sige, sabihin mo yung gaitong baho niyan. Instead na mag-concentrate tayo sa Pilipino o sa Pilipinas. Diba? Matter that she is has unequivocally... Unequivocally, ang ibig sabihin niyan is parang sure na sure o definite ang ibig sabihin niyan. Marked as non-negotiable. Ang pakialam ko sa Marcos tsaka Aquino. Hindi nga ako buhay noon. Ay, buhay pala ako noon. Pero hindi ko nga alam kung ano nangyayari doon. Why? Bakit yung mga away ng mga taong yun? Alam niyo yung mga Pilipino kasi, nasanay sila doon sa mga ano yan, doon sa mga pelikula noon, kung saan merong dalawang pamilya na magka... Yung Romeo and Juliet. Kakaano natin yan eh, kakasop opera ng mga parents natin yan. Romeo and Juliet na style. Pag nagkaaway yung dalawang pamilya, forever na dapat magkaaway. Tapos magkakaroon sila ng anak, yung dalawang anak nila magkaka-inlaban. Alam nyo, isa pang twist dyan, kung mapapansin nyo, actually yung Marcos Aquino, di man talaga sila literally ngayon na nag-aaway eh. Yung nag-aaway, yung mga panatiko nila eh. Yung mga supporters. Imagine nyo, si Chris Aquino nga, tsaka Bongbong, nag-interview pa nga, nag-ausap, hindi naman sila nagsabunutan. Pero itong mga loyalista, yung mga so-called na naghahanap daw di umano ng pagbabago, sila naman yung napaka-aggressive sa kapwa Pilipino nila. So, why is that? Diba? Pansinin nyo, hukayin nyo yung pag-iisip nyo. May enemy tayong ano, na hindi lang natin nakikita, pero yun ang ginagawa niya. At in fairness, nagiging successful siya in some way na napag-aaway-aaway yung mga tao. Diba? Pero, prohibited love yung nangyari doon kay Romeo and Juliet. Pilipinas! Hindi ganun dito yon. Totoo naman, yung Marcos at Aquino na away niyan, sa inyo na yan. Bakit? Kami, we have a future to protect. Di ba? Nag-away kayo dun sa past, may nanalo, may natalo, may nagsinungaling, may nagsasabi ng totoo, or the other way around, kung sino man yan, wala na kaming pakialam. Kasi ako, ikaw, kahit sino tayo sa ating lahat, kung mame-memorize ba natin lahat ng mga namatay? Real talk to ha. Kung mame-memorize... Ayan na, nag-real talk kasi ito. Memorize natin lahat ng mga namatay ng martial law, ng pinatay ng martial law. Mame-memorize natin ilan ang tinorture. Mame-memorize natin ilan ang nawala. Di ba? Very straight yung facts natin tungkol sa martial law. Di ba? Genius tayo eh. Galing natin. Kuha natin lahat yan. Pinatato pa natin. Sino na nagpatato naman na torny? Will it make our country great? Sige nga, yun nga ang isang tanong kasi na maganda nating sagutin. Will it make our country great? Yes, yan ang magandang tanong dyan. Kung pag-uusapan ay martial law lang ha, specifically martial law, may mga ups and downs siya. Meron mga sabihin natin, matutunan tayo dyan. Pero for me, para din sa akin, is hindi natin kailangan ngayon masyado yung mga information tungkol dyan for the meantime. Ang kailangan muna natin tugunan ay yung pandemya. Siguro pag okay na yung pandemya, lahat na tayo ay bakunado na, di ba? Siguro pwede natin balikan yung diskusyonin yan. At kung manalo man si Miss Leni, no, malay mo, siya pala yung makapagpahuli sa kung sinong pumatay kay Ninoy, di ba? Diba? Doon natin pag-uusapan yan pag natapos na yung pandemya. Alam nyo, doon sa mga nag-suffer, I'm so sorry.
Hindi ko binibilittle yung mga sinuffer nyo. Pero please, let us decide din. Di ba? Meron kasing mga iba na sinasabi nating sila talaga na nakaranas ng paghihirap sa martial law. Meron kasi silang ginagawa o campaign na parang, yun nga, hate campaign sa Marcoses. If I'm to be asked, siguro, yung hate campaign, gawin nyo na lang kay Imelda. Kasi siya talaga yung pinaka, sabihin nating powerhouse. Yung isa, patay na eh, si Ferdinand Marcos eh. Eh yung Bongbong, bata. Hindi naman bata, pero anak lang naman siya dun eh. Hindi naman siya yung main character dun. Kumbaga, side character lang siya. Kung may mag-iinitan kayo, pag-initan nyo, una, pag-initan nyo sa kaso yan. Kasuhan nyo, tapos, kung di nagko-comply sa court, dun kayo magreklamo. Kasi, the more na ini-spread natin ng hate, may isang tumatawa-tawa lang dyan na hindi natin nakikita. At ngayon, nagtatagumpay nga siya sa ginagawa niyang panggugulo sa mga tao. Because no matter what we do, no, we cannot put our positions, ourselves, under or in your shoes. Mahihirapan kami sa ganun. Kasi nga, no, hindi namin nasubukan yun. Isa lang ang sigurado namin, we have a future to protect. We have a leader to elect na iisipin yung kinabukasan namin. Diba? Okay, we have a book that has all the right informations in relation to the martial law. Anong gagawin natin doon? What will that do to me? Memorize. What will that do to our country? Diba? And to think na these two people actually were allies. They were supposed to unite the opposition. So yung ano no, yung sinasabi lang ni Attorney John, yun nga eh, dahil reaction to eh patungkol dun sa sagutan ni BP Leni and ni Isko Moreno, which again, I think is irrelevant na pag-usapan muna. Hindi natin dinidismiss pero hindi siya yung priority. So yun ang context on. And again guys, kung gusto yung panoorin yung kabuuan ng talk ni Attorney Libancho, nasa description below yung link po niyan. And again guys no, ang message nga natin ay do not spread hate. Tandaan natin, no, yung mga kaibigan natin dyan sa social media, baka minsan kailanganin doon nyo rin yung mga yan. Malay nyo, to, mga ilangan kayo ng tulong, eh, sila pala, blood type ganyan. So, huwag nyo aawayan, huwag kayong masyadong, sabihin natin, habaan natin yung pasensya kung sabihin natin medyo madilim o nadidilim ang kanyang perspektibo patungkol sa politika at hindi kayo magka-jive, diba? So again guys, no, comment down below kung ano masasabi nyo patungkol din nyo, kung naging biktima rin ba kayo ni Taning sa pag-aaway-aaway dyan sa social media. And again guys, inuulit natin, let's spread love and not hate. So that's it for our episode guys. Ingat na po kayo ng Diyos sa iyong paggawa and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye.